Hello, I'm Denmark and this is Just Press Play. And in this place, we talk about life, culture, faith, and how it affects us as Christian believers. And today, I want to talk with you about something, no, yung pagsasabi ng sorry. Ba't nga ba ang hirap magsabi ng sorry? Ba't nga ba kahit anong pilit natin, anong itsura natin na talagang sincere tayo, gusto natin talaga ipakita na we regret what we've done, minsan hindi tinatanggap yung sorry natin o kaya hindi man lang tinatanggap yung apology natin, no? Talagang mahirap mag-sorry. Hindi basta-basta or hindi madali. Minsan ikaw din nahihiya ka. Because you know why? Not all apologies are the same. No? So let me ask you this. Pag nagsusorry ka, how does it sound like? Ano yung tunog, no? Do you tell them that you're sorry for doing the thing that you've done? Sinasabi mo ba na, I'm sorry, ito yung nagawa ko? Do you tell them na you understand how they feel kaya ka nagsusorry? O kaya naman, do you tell them na I know you feel hurt because of what I've done? Isa pa is, do you know that I'm sorry and what can I do to make things better para hindi na to maulit-ulit? No? So may mga ganyan. And then the last one is, do you ask for forgiveness doon sa person na na-offend mo and give them time to decide? No? Paano yung tunog ng sorry mo? Pag pinapahinga mo yung sarili mo, paano ka nag-so-sorry? Kaya minsan, kahit anong sorry natin, hindi siya tinatanggap kasi sorry only counts when it's meaningful. Doon sa nakakarinig. No? Kahit ikaw sa'yo, sobrang meaningful, pero doon sa nakakarinig, hindi niya marinig yung pagiging meaningful mo, yung pagiging totoo mo, hindi niya yung tatanggapin. And you know, si Dr. Chapman, the one who gave us the 5 love languages, meron din siyang ginawa, no? The 5 love languages of apology. Or actually, yung book niya, it says, yung title ng book niya, When Sorry Is Not Enough. Gumawa rin siya ng 5. 5 different types ng pagsusorry. So, reminder lang, no? Pagdating dun sa concept ni Dr. Chapman, no? We speak different languages ng sorry. Maaring ikaw, ito yung language mo, paano ka nagpapakita na ikaw ay sorry. Maaring siya naman, hindi niya yung tinatanggap or hindi niya yung naiintindihan kasi iba yung language niya. Ang galing, no? Ganun yung concept. Pati pala sa sorry, meron din na ganyan, no? So let me share with you those 5 languages of apology. Baka next time na magsusorry ka, kailangan ganito mo siya sabihin. Or gusto mo, tamaan mo na yung 5 para eksakto, 10 na, no? But let me share with you the 5 ones. The first one is expressing regret, no? Ito yung when you feel that they are expressing the guilt and shame they feel for hurting you or causing you pain. Ito yung pinapakita niya talaga na sobra, no? Sinasabi niya na, ito yung feeling ko, pinapa-feel ko sa iyo na talagang sorry ako. Nahihiya talaga ako sa nagagawa ko, no? Expressing regret. Yan yung una. So kung magsusorry ka, baka kailangan ipakita mo na meron ka talagang pagsisisi. Okay? So, pangalawa naman, so expressing regret. Number 2 is accepting responsibility. This is a type of apology that is genuine and it accepts responsibility for what you have done. And it does not make any excuses or justifications. Yung bang pag nag-sorry ka, sasabi mo akin talaga to. No? Wala na akong ibang dahilan, wala na akong ibang sasabihin. Mine, no? Parang ganun yung sasabihin mo. May mga iba, ganito yung gusto nila na pag nag-sorry ka, huwag ka na magsabi ng dahilan. Huwag mo nang dagdagan. Kung sorry ka talaga. Kasi the more na nag-excuse ka, the more pa na nagagalit sila, di ba? So that's number 2, accepting responsibility. Number 3, is genuinely repent or genuine repentance. This is when you need to hear, no? Kung ikaw yung sinasabihan ng sorry, when you need to hear the person express that they want to change and set realistic goals for how they will make those changes. So hindi lang sorry, meron pang anong magbabago? Anong babaguhin mo para hindi mo to gawin? No, meron ganyan. Gusto nila makita na may nagbago sa'yo. At hindi lang makikita may nagbago, may time kung kailan ka magbabago. Number 4 is make restitution or makikipag-ayos ka, magbabayad ka. No? Pag sinabi restitution, parang gano'ng kabayaran sa nagawa mo mali. So, you're looking for assurance, no, that your partner still
cares and is attempting to assure you by meeting your needs in the ways that are most important to you. So kung may nagkamali siya, gusto niyang ipakita sa iyo na sorry siya, may gagawin siya, no? Gusto niyang ipakita pa rin na love pa rin kita. No, paano ko kaya 'yun mapapakita? That's how you make restitution. I-reassure mo yung na-offend mo na love mo pa rin siya, na sorry ka talaga and gusto mo 'yun ipakita sa kanya. And the last one is request forgiveness. Now, this is meaningful because you're actually asking for forgiveness for this person. And from this person. Ang difference dito kasi, pag you are asking or requesting for forgiveness, hindi ikaw yung nagdi-demand na patawarin ka na. No? Hindi ikaw yung nagdi-demand at magsasabing, uy, sorry na, bati na tayo. Hindi. When you ask for forgiveness or you request for forgiveness, you let them decide when the time is that they will forgive you. Of course, it will take time. No? The best you can do is be sincere. So, wala ka talaga magagawa doon. So, those are the five languages of apology, expressing regret, accepting responsibility, genuinely repenting, making restitutions, requesting forgiveness. No, so pahinga nyo, no, baka ngayon meron kayong na-offend or meron kayong tinatry na mag-make up to or mag-sorry, baka hindi niya naririnig, hindi niya tanggap kasi baka you're not speaking the same language. So meron lima na pwede mong pag-isipan. Also, para lang din buo, may mga ibang pagkakamali kang nagawa na mabigat at hindi nadadaan talaga ng biglaan na sorry, or kahit dito sa lima na to na pag nagawa mo one time, okay na. No, it takes time. And you let that person heal, you let that person process what has happened. Dadating din doon. The best thing you can do is be genuine at ipakita mo patuloy na ikaw ay nagsosorry. Kasi kung nabasag mo yung trust, usually pag talaga mabigat yung nagawa mo, nabasag yung trust, nasisira. You work on ways to restore yung trust na yon na nawala. And then, just be patient. But you always have to show that you are apologizing and that you are really sorry. No? Sabi nga dito sa Romans 12:18, Paul was reminding us that, sabi sa New Living Translation, gusto ko to, do all that you can to live in peace with everyone. No? Of course, you cannot please everyone. Naintindihan ko yon. But, dito sabi ni Paul, as much as possible, to the best of your abilities, do what you can to be at peace with everyone. No? Kasi bakit? Relationships yan eh. Important talaga na meron kang relationships with people. At kung nasira man yung relationship, you have to restore it. No? So, I hope itong mga pinag-usapan natin makatulong sa inyo. So, if you wanna share this, okay, i-share nyo to sa kaibigan ninyo or sa nangangailangan nito, or baka gusto nyo to i-bookmark at i-share din sa ibang tao, huwag mo nang paringgan, basta share mo lang. Okay, so before I go, I wanna tell you this. So, may you learn to speak love even in apologies, even in your sorries. May you be reconciled and be at peace with everyone. And may you show forgiveness the way Jesus did to you. No, ang ganda nga nun, nung while we were yet sinners, no, Christ loved us and died for us already. So again, I'm Denmark and this is Just Press Play, and you can follow us on socials, YouTube, Instagram, Facebook. We would like to hear from you. No, kung meron kang comment, i-share mo lang, i-post mo lang dyan, i-share mo lang, we read those. And if you wanna talk to someone, you want to be prayed for, kung meron kang gustong pag-usapan na mahaba, gusto mo ilabas sa dibdib mo, you can also email us at justpressplayph@gmail.com. So, until next time, may you all be blessed and may God watch over you. See you!